Dark eyeshadow? Check. Eyeliner? Check. Blush on? Check. Eyebrow? Check. And last but not the least, red lipstick? Check na check. Ang tiyosa mo? Now, I'm ready to go. Bakit ganyan yung bihis mo? Ang aga pa. Nagkakalis ka? Ano ba ang pake mo? Wala kang pake na sa mga gagawin ko. Hayaan mo ako sa buhay ko? Na, pwede ba samahan mo muna ako? Kahit saglit lang. Tignan mo, may dala akong pansito para sa'yo. Para, di ba paborito mo to? Ayoko nga! Kasalanan mo. Ayaw mo kasang bitawan eh. Pero nak, kaarawan ko ngayon. Pwede bang pagbigyan mo muna ako kahit samahan mo lang ako? Espesyal para sa akin ang araw na to. Ano ngayon kung birthday mo? Wala naman special to. Yung balita ko yung sinigyan yung labing hilay ko. Kaya kasi hindi mo nakasala. Kasi nang lalaki dati. Ang lalaki si Lili. Wala na kaya! Sabi na ako, malandiyan si Lili. Grabe! Sayang naman. Oo nga. Nalita ko maya. Oo, sa eh kung hindi siya nagloko, hindi nga lang. Eh di, ang ganda sana ng buhay ni Lili. Kaya! Laika, wala ka dapat ikaw konsensya. Tama. Wala. Nakakadiri? Ano bang ginawa ko para mabuhay ng ganitong estado? Di deserve ng ganda ko sa pipitsuging lugar na to. Hello, babe? Hi. Napakaswerte ko talaga kay Daniel. Ang boyfriend ko mayaman. Lahat ng gusto ko binibigay niya, gaya ng cellphone ko. Kaya hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nawala siya. Hindi pwedeng maghiwalay kami. Dahil siya na nagpapasaya sa akin. Money makes me happy. Kapag naghiwalay kami, sino na lang magbibigay ng luho ko? Ayoko! Bigyan mo sa kita, di ba? Akin na to. Ang bawis sa mga nalustay kong pera sa'yo. Daniel! Paano na to ngayon? Nawalan ka na ng jowa. Nawalan ka pa ng cellphone. Ano nga yung sasabihin ko kina Michelle sa kamiya? Gusto ko. Gagawin mo ah. May problema ba? Anak, sabihin mo, baka makatulong ako. 10,000. Meron ka ba? 10,000? Para saan? Bibigyan ako cellphone. Magbibigay mo ba? O diba? Hindi ka makasagot kasi wala kang pera. Hindi mo kaya ibigay sa mga gusto ko. Sana kasi, pinakilala mo na lang sa akin kung sinong tatay ko. Anak, sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya, anak. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Anong hindi mo sinasadya? Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Lagi lang hindi mo sinasadya, ganon? Noong mga oras na walang tatay sa tabi ko, hindi mo sinasadya. Noong mga oras na kailangan kita, nasaan ka, nagtatrabaho ka, hindi mo pa rin sinasadya. Pinilit ko naman gawin lahat eh. Pinilit ko naman gawin yung mga pagkukulang ko, pero kulang pa rin. Kulang pa rin? Ganyan naman, kulang pa rin! Hindi pa rin sapat! Sana kasi pinakalala mo naman sa akin kung sino yung dati ko. Hindi yung ganito. Sana! Sorry talaga! Sana mamatay ka na lang! Wala ka kwenta, ina! Sorry talaga!
Ilang linggo na yun ang lumipas. Minsan ko nalang makita si mama sa bahay. Tuwing lalabas naman ako sa aking kwarto, pagkain na lamang ang nakikita ko. Mabuti nga yun nang walang nangingilap sa mga ginagawa ko. Hi, girl! Hi! You're the party girl? You should, Laika. You should. And then, your dress looks pretty. Thank you! May nagsabi sa akin, anak mo nandito ka. Umuwi na tayo, may sorpresa ako sa'yo. Ayoko! Uwi ka na nga doon, baka may makikita ka sa'yo dito. Uwi na! Ganun lang ba talaga ako natahiya? Oo, kaya umalis ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Sige, mauna na ako. Oo naman, alis! Ano ba yan? Papunta-punta pa dito, baka may makakita. She's here. Oh. Laika Salvacion. Ang babaeng ganda lang ang meron. Sa tingin mo, malaloko mo kami? Sa tingin mo, hindi namin malalaman na sa squatter area ka lang nakatero. Can't you see? This place is only for those people who are rich. And obviously, you do not belong here. Ano ba sasabi nyo? Huwag ka nang magmaang-maangan, Laika. Ang isang katulad mo ay hindi nababagay sa mundo nito. Naintindihan mo? Ang isang katulad mo ay hindi nababagay sa mundo nito. Obviously, you do not belong here. Oh, anak, nandito ka na pala. Tara, kain muna tayo. Paghahanda kita. Anak, may problema ba? Problema? Ikaw ang problema ko. Nandahil sa'yo. Napahiya ako sa harap ng maraming tao. Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam. Pasensya na. Hindi mo alam? Diyan ka na naman eh. Alam mo, kinahihiya kita. Kinahihiya ako na ikaw naging nanay ko. Sana kasi, hindi na lang ikaw. O kaya sana kasi, hindi na lang ako naging anak mo. O kaya sana, pinalaglag mo na lang ako. Hindi yan. Bawiin mo yung sinasabi mo. Sabihin mo na lahat ng masasakit na salita, wag lang yung mga salita na yan. Dahil nasa tiyan pa lang kita, pinaglalaban na kita. Ganon kita kamahal, anak. Ganon kita pinahalagahan. Kamahal? Kung talagang mahal mo ko, sabihin mo sa akin kung sino tatay ko. Pasensya ka na. Hindi ko yan masasagot. Alam mo? Ang selfish mo. Ang selfish, selfish mo. Sarili mo nang laging niisip ko kasi alam mo na sa kanya ako sasama pag nagkataon. Diba? Kasi alam mo, naiiwan kita. Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Talaga? Kung hindi, bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw mo ipakilala sa akin ang tatay ko? Dahil ginahasa lang ako! Nagising na lang ako sa isang kwarto. Wala na akong kasama. Hindi ko siya nakita. Hindi ko siya kilala, anak. Hindi ko kilala ang tatay mo. Hindi. Di ba hindi? Hindi ka ginasa. Hindi. Imposible yun. Hindi yun totoo. Pasensya na, anak. Pero ayun ang totoo. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit ako umalis. Pero isa lang ang sigurado. Hindi pagmamahal kung bakit ako nandito. Mabuti pa sana kung mamatay na lang ako para hindi na niya maalala ang bangungot na sumira sa kanya. Okay lang ba siya? Siguro. Ha? Bitla. Uy! Hala! Uy! Anong ginagawa? Uy! Punta! Uy! Yung ano? Yung ano? Bakit ka? Wait lang. Kasi naman eh. Wait lang. Ano ba? Mabuhay street sabihin. Ay, ayos na lang ito.
Sorry, ma. Sorry. Sorry. Tuwing iniisip ko kung gaanong hirap ang dinanas ng nanay ko para sa akin, para sa mga luho ko. Salamat, Ma, sa pangalawang pagkakataon na to, pangako, pagbubutihan ko.